service above self, to help mostly the least of our brethren. Good day, everyone. I'm Attorney Filomeno Arevalo Arteche III. I'm 66 years old and I'm a lawyer by profession. We need to uphold truth and justice, and that's the role of a lawyer, especially helping the poor. Walang pambayad sa abogado, I accept their case. Almost every day I have court hearings and several meetings with my clients. So it's quite stressful, pero I'm happy with what I'm doing. I'm a senior citizen. So as senior citizens, normally vulnerable na yan sa mga sakit. Take MX3. It's a food supplement, but at the same time, it improves your physical and mental health. It keeps you alert, even in court proceedings where the environment is so stressful. Pero iba. This helps me a lot. My weekend is number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin, radyo. Sabihin mo. Yon, hindi ba? Siyempre sa mga nanonood pa rin sa atin via online through our Facebook page. Uh-huh. At siyempre at sa ating mga team replays sa ating YouTube channel. Uh-huh. Hello po sa inyong lahat. At siyempre mga nakikinig sa kanila mga talapihitana. Kayo patuloy pa rin pong nakatutok siyempre sa number 106.7. Ha? Tandaan nyo, 106.7. Pag sinabi mong Energy FM, 106.7. Oo. Diba? Siyempre mara magpapakilala muna tayo. Truth, sige go, sandali, habang sinasagot ko si Ma'am Lida Aquino. Oh, ako diba? Po si Jennifer Lopez. Wow, at ako naman si Beyonce. Alam mo, hindi ako makakaisip ha. Ah, gusto mo wow. Na at oh, ano? Natawa ka Beyonce. Sa kalokohan mo, diba? Sorry. Nakakalok. Ka. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang yung Tita Cora. At kami ang Baklinasa. Woo! Oy, diba? Saan na mag-apat? Tama. Tatlo lang. Oo nga. Sanay na tayo Batuin. Batiin muna natin. Sinong babatuin natin? Babatuin natin ang honor phone. Oo nga. O, diba? Wag. Sir Dennis, inaantay namin yun. Batiin ko lang, Mare, diba? Si ano, si Ate Yoli kanina. Yoli. Hindi si Yoli Rigo doon na. Si Ate Yoli doon sa ano sa Pandakan. Ah, sa dyan sa may Pandakan. Oo, kasi pag alis ko kani, pag start ko ng sasakyan, sabi ko, sino yung nakikipaghalikan sa nakamotor? Ay, talaga ba? Naghahalikan sila ng mister niya. Ay, bugod by kiss ata. Ay, Ate Yoli, may paghalik sa asawa. Ang sweet nila. O, oh, diba? Oo. Usually mga ganun daw, alam mo kung natawag. Oo. Halik ni Judas. So, Judas si Yoli. Yoling Judas. Charot lang, charot. Bakalak. So, ano yung kapitbahay niya? Si Aming Diablo. Posible. Ate Ami, oh. Si Chang Ami, tsaka Kuya Obet. Oh, oh. Ayan, ba't hindi natin si, ano, si Miss Cathy Amos ng Australia. Ay, hello, Aminga. Maraming salamat sa iyong pagtutok. Correct. Si Ate Teresa na nakatutok sa atin. Si Tita Alice Balatbat. Ng Lola Nenas. Naman, hello sa inyong lahat. At si MTRCB Chairwoman. Tama, Chairwoman Lala Soto. Yes, and Ayi, hello po sa inyo lahat. Eto na, ayay. Yayi. Ayi. Kapangpangan. Oy, hindi pa din. Ayi. Huwag mo ilusot. Yayi siya. Yeah. Ano ng chika mo? Eto na, nakakaloka, Mare. Balita ko, may kinakalantari na naman niya. Uy, hindi. Uy, nabalitaan ko yun. Oh, talaga. Oh, sige, go, i-chika mo. May kinakalantari niya ito, Mare. Oh, pero ang ikakalantariin niya ngayon ay hindi tao. Ay! Konde kontrata. Oy! Dahil, Mare, ipinahayag na ng Star Magic at ang ABS-CBN Star Magic nga na itong si Daniel Padilla ay pipirma ng panibagong kontrata. Sa ABS-CBN nitong darating na February. Ay, wow! Kabalintunaan, Mare, ng nababalita. Pagbalik niya galing Japan. Oo. Kasi, oo nga, kukarikin natin. Kasi may mga
team replays tayo ng mga nagko-comment na hindi daw totoo na sumunod si Catherine sa Japan dahil nasa Boracay with her family. Which is tururo. Yung diba? Nabalita naman ni Kapitana Sisa kahapon, yung ibinalita namin. Yung hindi naman yung confirm. Nag-surface yun all over the internet. Kaya nga puro tayo inquiry. Oo. Kasi gusto namin na meron kayong participation. Tama. Ano kami lang? Ngunguyain namin tapos kayo lang ang lulunok. No. Ano, masyado kayong pabigat, Charis. So eto na nga mga pangga. Mali ako nang nabalitaan dun sa... Iba pala yung ibabalita mo. Akala ko kasi dun sa na-involve. Pero mamaya. Sige, go. Pwede natin i-segue. Diba? So eto na, chika. Ano? Ito si Daniel Padilla. Di ba nga paper mga ng kontrata dun sa ABS-CBN? Di ba na ibalita nga natin sa ating mga pangga na wala namang confirmation yon na itong si Daniel ay lilipat na nga ng management. Eh, di ba kayo ngayon pinaputok nating issue na meron nga kasi silang pelikula ni Catherine na gagawin. So itong si Catherine Mare, di ba hindi pa rin naman pumipirma ng kontrata sa ABS? Hindi pa ba? Hindi pa yata. Comment down below. Kasi di ba nga may pag-uusap sila ni Rambo Nunez tsaka ni Maha. Ano lang yun? It's a dinner date. Kasi nga, di ba, super close friend niya si Maha. Malay mo naman, yun na yung ano. Full support lang naman siya doon. So hindi na si Daniel ngayon na napapabalitang lilipat kundi si Catherine. Pero itinanggi pa rin naman ng ina ni Catherine na nalilipat nga ito. Diba? Top 1 A-list ka na artist. So Mare, lalong napapaisip ang mga tao na mukhang may... Speaking pala, sandali, may singit ko lang. Speaking of top A-list artist. Alam mo ba sa March 1, iniimbita tayo ng Bingo Plus. Para ma-interview yung mga top A-list artist tulad nila Vice Ganda. Ay talaga. Nila Main Mendoza. Para sa kanilang Presco. Media night. Pero alam mo yun, sabihin natin yung buong detalye niya sa mga susunod na araw. Yes. Tayo na imbitahan pa lang. Ngayon, sa mga pangga na nanonood, lalo na sa mga team replay, ilagay nyo yung mga gusto nyong itanong namin. Papatanong namin. Oo. At ipapalista ko yan sa palara ng sigarilyo. Sa palara talaga na nakakaloka. Akala ko sa dahon ng saging. Hoy! Hello, ma! Ang laki ng bit-bit mo, di ba? Meme. May mga katanungan dito. Yung mga na nakasulat sa balakpak ng kahoy. Tama. Sa March 1 naman yan. Pero yung ibang detalye patukol dyan, nasabihin namin yan sa mga susunod pa mga araw. Pero speaking of Daniel Padilla Maria, isisegue ko na lang din. Di ba napapabalitang habang nasa Japan si Daniel, na ibinibenta na ngayong bahay. Oo daw, di ba? Pero ang kinonfirm, Mare. Pero parang pinanindigan nga, di ba, ni Nay Christine. Totoo daw yung 20 million na utang. Na may utang daw ito sa Bernardo family, si Ma'am si Carla. Pero Mare, nakakagulat yung Saan naman nakuha yung figures na yun? Kaya nga, ewan ko kay Nanay Christine. Di ba? Di ba? Pero naman si Nanay. Oo nga. Di ba? Hindi ka for dog. Si nanay na naman. Tapos, yung chika pa ni Nay Christy, di ba nga may chika pang nakabili Juta. Na daw ng bahay. Sa South. Na chika, eto chika ni Direct Daryl Yap. Tapos ang chika daw ng... Dapat diba si Daryl ang tumitingin ng property pero ending si Carla ang bumili. So ibig sabihin, Mare, may lilipatan na nga sila. Diba? At ang chika daw ni Ma'am si Carla, kaya daw sila lilipat dahil tinutulungan niya si Daniel na makausad. Na mag-move on. So hindi ibig sabihin, Mare, nagbibenta sila ng bahay, naghihirap. Pero ang chika ni Nay Christy, Mare... Iba naman, taliwas. Nag-i-invite kasi itong si Ma'am si Carla daw na mag-ano sila. A house blessing, gano'n? Hindi. Na bakla ka agad. Akala ko ini-invite agad sa house blessing. Naitayo agad. May chika daw itong si Ma'am si Carla na magbakasyon. Vacation naman daw tayo, Kemerut Barurut kay Direk Daryl. Ang panawagan daw ng ang panawagan ng Nay Christy. Unahin yung pagbabayad ng utang. Mali naman natin kung bayad na, diba? Uy, alam mo ba? May chika nga nung nakaraan sila Nay Christy na marami daw kinakautangan itong si Ma'am si Carla na hindi niya nabinayaran. Ay, talaga ba? Oo. Mga ano. Diba chika nga nung isang kasama nila Nay Christy doon? Pero parang feeling ko naman kung sa aspeto na yun, hindi naman siya papabayaan ni Meme. Kung talagang feeling ko. Tsaka si Meme malapit kay Daniel. Oo. Sa tingin mo, hayaan nilang, alam mo, lumagapak si Daniel lang. At saka imposible, Mare, wala silang pambayad utang. Oo, diba?
Eh, sabi nga nung kasama ni Nay Christy, parang wala na daw balak yung ano eh. Yung? Wala na balak si Ma'am si Carla na magbayad. Tingin daw niya. Oh, na magbayad yeah. sa Juta. Yung tayo eh, huwag muna tayo maghusga. Malay ba naman natin? Oo, maraming tao na nangungutang at hindi nagbabayad. Pero malamang hindi naman ugali ni Ma'am si Carla. Dahil syempre, nag-galing sila sa hirap, diba? Oo. Eh kung ano man, kung may utang man, utang nila yon. Oo, at hindi natin utang ng utang ng ina ni Daniel. Hindi ng utang ng ina nyo. Mamaya magkamal, madulas-dulas ka dyan. Hindi tayo madudulas dahil utang ng mag-ina yun, hindi nyo utang. Tama, hayaan nyo na sila doon sa utang nila. At natupagin nyo yung mga utang nyo. Utang nyo rin. Utang diba? Nyo. Oo. Ano ba? Sige. Sabi ko sa'yo, hanggat mamaya, may dudulas mo yan, Marce. Eh, diba? Hindi ko malamang dahilan paano mo itatawin. Ngayon nga, Mare, nagsisurface, puro utang na ni Ma'am si Carla. Hindi na napag-uusapan si Andrea. Oo. Pero may pumuputok na balita, isegwin na din natin. Ma, diba? Ano nga yun? Uy, diba? Parang naliling siya dun sa ano. Kapitbahay mo din, diba? Oo, kapitbahay ko yun. At hindi, parang hindi ako naniniwala doon. Na parang naliling siya. Kasi pagkatapos niyang tawagin kuya, itong si Kian Cipriano. Correct, ayan na naman, di ba? Nakakaloka. Kabahan na daw si, ano, Gina Ortaleza ba yun? Oo, asawa niya. Asawa niya. Hindi naman ako nanganiniwala doon kasi alam mo yun, during the pandemic time, naging close kami dahil isa lang yung, alam mo yun, tower nyo. Hindi, magkaiba naman kami ng tower pero same condominium. Kasi kung hindi nyo ano, maitatanong, si Kapitana Sisa po ay Rapunzel. Akala nyo lang wala yan, buhok. Pero, na-misplace lang niya. Oo. Iniiniwan ko muna sa tore. Para may akyat at babaan ako. Ginamahagdan yung buhok. Tama. So yun na nga. Diba na nai-involve daw kay Kian Cipriano? Grabe naman. Utang na loob naman. Huwag nyo naman yung mga nananahimik na. Alam mo, happy family, kumbaga happily married si Kian to China or Talesa. And alam mo yun, personally ko sila kilala eh. Diba? So lahat na lang natatawagin na kuya ni ano ni Andre Brillant. Paano pag tinawag ni Andre Brillant? Ginawa niya haliparot yung bata. Oo. Grabe naman. Pag tinawag ni Andre Brillant si Rick Dabao ng kuya, ano nyo din? At hindi na nun, dahil. Oo. O kaya si ano? Ang layo na baka ganun. Jaime Fabregas, tinawag niya ng kuya. Grabe naman kayo. Hindi ba na pag ano, tito na? O kaya dama, ano? Tito na yung tawag, with kuya pa. Ewan ko ba? Diba? Tito na ba niya si Kian Cipriano? Oo, tito na yun. Hindi na kuya. Eh, magti-20 pa lang yata itong si Andrea, di ba? Oo, di ba? Tito-tito na. Oo. Di ba? Parang yung kapo na diniscuss natin about kay Kay Abad, tita na ang tawag ni Daniel sa kanya. Hoy, grabe ka naman. Bakit? Bata pa si Kay Abad. O, ilang taon? Ano? O, ano? Sige. Kay Abad, comment below. Ilang taon na sila, John Lloyd? Magkakabatch siya mga yan. Oo nga. Alam mo, hindi natin namamalayan. Diba? Mukha pa rin kasi silang bagets. Correct, diba? May edad na rin. True. Hindi. Dahil yan sa siyensya. Oh. Wow! Half Filipino, half science, ganon. Oo. Bakla ka. Siyempre dahil sa siyensya ngayon, kaya nagmumukhang bata. Aling brand sa science? Hindi ka sa biology. Anatomy. Why? Pero yun ang amare. At least alam natin na hindi aalis sa kapamilya. Ano? Oo, yun naman network. Yung importante doon. Tsaka kapamilya pa rin. O, diba? At least paano na pagtatagpi-tagpi nyo na naman? Mm-mm. Kasi pipirma na lang kontrata. Oo. So after nyan, lalabas na yung project. Oo, project. Diba? Oo. So magkakaroon ng katotohanan yung mga nagsusurface sa balita na ito ay isang gimmick. Oo. Yan ang sabi ng iba. Yan ang sabi lang naman. Diba? Hindi natin sure. Oo. May mga nagsasabi na si Catherine daw ay pumayat dahil nga sa upcoming movie daw nito. Oh. At saka doon nagpapayat daw talaga siya doon sa A Very Good Girl. Hindi ba kasi dati na siyang mapayat? Ewan ko. Kailan ko ba nakita tumaba si Catherine? Ewan ko, Mari. Basta ang alam ko, ang mahal na nagtitrending na alak na ninonomo ni Catherine sa Boracay. Oh, diba? Talagang tinungga niya dahil ang... Oh, talaga ba? 16,000 pesos ang isang bote. Ah, kaya naman niya yun. Sa bagay. Kung makakatulong naman para siya ay, alam mo yun, magkaroon ng peace of mind. Oo. Eh, baka kamalay mo, naghulog na rin si Ma'am si Carla. Oo. Baka kaya nakabili. Kasi... yung pahulog, ito muna yung interest. Ay! Charot lang.
Kasi usually ganun pag may utang, 'di ba? Uy, hindi kita mahulugan, interest muna, oh, 'di ba? Alam mo, yan ang mga hindi pwedeng gawin sa online app. Oo, diba? Na pwedeng jutangan. Correct, diba? Pero at least happy tayo, Mare, na at least may pinupuntahan yung karir ni Daniel. Tama, diba? Tsaka isa pa, hindi kumaga isa-isa din na napapasinungalingan yung mga balibalita na siya ay tatanggalin, oo, siya ay alisin, siya ay ganito, malalaos, siya ay ganyan, diba? Yung mga ganon aspect. Daniel Padilla na yan. Oo. Hindi naman yan malalaos na. Tsaka ulitin lang po namin, ha, balanse po kami. Tama. Oo, mahal diba namin si Catherine, mahal namin si Daniel. Correct. Wala tayong papanigan dyan. Oo. Doon lang tayo sa Pandodog Show. Oo. At hiwalayan po ng maganda at guwapo. Huwag po kayong sumali, lalo na kung hindi sila kamukha. Diba? Doon kayo sa far away. Away. Oh, diba? Lalo na kapag hindi nagtitink ng... Tama. Right. At lalo yung tumatawag. Parang hindi ka nagtitink ng right. Oo. Alam mo, nagchichismisan pa mga bakla. Nagpo-programa, tumatawag ka. Saka na malaking hadlang. Dahil dyan, psh! Ay, magpaalam na tayo, Mare. Anyways, maraming salamat po sa inyong pagantabay. Muli po, ayan, magkarinig ang magkatsikahan na naman tayo bukas, mm-hmm, para sa isang umatik abong tsikahan na daladala ng dalawang bakla. Correct. Muli po, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman na naglalaro ng ganda-gandahan. Oh, wow, talaga ba? Naglalaro na naman. Naglalaro ng ganda-gandahan na si Tita Cora. At kami pa rin ang baklita sa woo-woo-woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo.